day po sa inyong lahat. Ako nga pala si Mr. Rick Bernardo. Welcome na naman po sa aking YouTube channel. Muli po, maraming salamat po sa lahat po na nag-like, nag-share, nag-comment, at nag-subscribe sa aking channel at patuloy po na nanonood ng lahat ng video na aking ginagawa. Pakipindot na rin po ang notification bell para lagi po kayo updated sa lahat po ng video na aking gagawin. So, ngayong araw po na to ay tayo ay magre-rewind ng isang D12 na speaker na 100 watts. Ito ay na-open at ito ay ating papalitan ng voice coil. So, kaya kung ready na kayo, testingin na natin to. Buksan na natin yung dust cover niya so para mapalitan natin yung voice coil. So, pero i-double check na rin natin. Dapat ilagay niyo yung tester niyo sa times 1. Dapat ito ay merong cracking sounds. So, wala nang palo, walang cracking sounds. So, ibig sabihin, open talaga yung voice coil. Sa pag-rewind ng ating speaker, may mga jackpot din tayo dito na kapag binuksan natin yung gas cover niya ay nandun lang sa pinakaunahan yung putol. Pero ganun pa man din, kung ano mangyayari, i-check na lang natin to. At kailangan, siyempre, meron tayong pamalit na gas cover. Kung hindi naman masyadong maselan yung customer at ito ay merong logo, may tatak, sa ibabalik din natin yon. Kaya lang magkakaroon na lang dikit ng konti dito sa gilid. Okay, sa bumutasin ko na dito sa gilid, ikakat ko. Kailangan dahan-dahan. Baka mamaya yung cutter nyo ay lumagos dun sa ilalim. Doble ang trabaho. So, magdidikit pa kayo ng comb niya. Sa itatabi natin at mamaya ay babalik natin doon. So, ito na yung ating pinaka voice coil. So, na-open na natin. So, ang gagawin muna natin ngayon, kakaskasin ko dito sa parting baba at baka mamaya ay dyan lang naputol. Pag dito ay jackpot tayo, pwedeng hindi na tayo mag-rewind. Pero siyempre sa customer nyo, sasabihin nyo pa rin yung presyo nyo na ito ay rewind. So, check natin. Wala talaga. So, open. So, ngayon, gagawin natin dito ay susukatan muna natin yung pinaka-voice coil nito. Meron akong mga nakahanda dito at ito ay lumang-luma na. Ito yung pinaka-hulmahan. Ito yung nagiging silbing bobbin ng ating mga voice coil. Kung ano yung tinanggal natin, ibabalik din natin. Hindi natin kailangan ng ibang mga panukat. So, hindi i-markingan lang natin kung hanggang saan. So, testingin ko to dito, hindi kasya. So, etong isa na to, hindi pa rin kasya. So, medyo maliit yung voice coil. Ayun, ito ang tumama. Ang sukat na to. Ayun ang tumama sa ating voice coil. Eksakto. So, sukatan nyo muna bago nyo tuluyang tanggalin. Ngayon, kung may time kayo, pwede nyo sulatan dito kung anong tatak ng speaker, kung D12, kanyan at anong tatak niya. Okay, so ngayon, iinitan natin to ng panghinang para lumambot yung pandikit na nandito sa gilid or pwede na natin katin. Pag nakat natin ngayon ng paganyan, paikot, makukuha natin yung voice coil. So, tatanggalin natin tong kapiraso na to. So, alin man dun sa mga technique na yun ay po pwede.
Okay, sa kung saan kayo medyo mapapadali. Katulad nito, medyo malutong na. Sa isang ganung ko lang, oh, hindi ko pa iniinitan, natatanggal ko na yung voice coil niya. So, lalong good. Ayan. Natanggal ko na kagad yung pinaka-voice coil. Hindi na tayo mahihirapan. Okay, so, ayan yung voice coil. At subukan natin iangat. So, kailangan natin initan tong portion na to or cutting ng cutter blade dahil hindi natin mailabas yung voice coil. So, pwedeng mainit na panghinang dito sa gilid na to, sa portion na to, ayan, iinitan nyo to para lumambot yung pinakakantikit. Ayan. Ayan, nainitan na natin, mahahatak na natin ngayon yung voice coil. Ito yung voice coil. So, ito yung kasukat niya. Ito yung gagamitin natin pinakahulmahan. Ayan. So, dito na tayo magre-rewind. So, ibaba lang muna natin to. At ilalagay natin tong rewinding machine. At tayo ay mag-rewind. So, maraming diskarte dito sa pag-rewind. So, gugupit tayo na ang ginagamit ko ay piece paper. Ito ay matibay sa init. At gagamit tayo ng epoxy na high temperature. Pero hindi kagad mabakas yung ating voice coil. So, sukat lang natin ito dito. Maganda tayo ng masking tape para yung pag ano natin sa magnetic wire. Then lalagyan natin siya ng kahit anong ordinary plastic para pag tinanggal natin ay dudulas siya, hindi kakapit yung epoxy dun sa bobbin natin. So, ayan, masukat natin. At itatama lang natin itong tinanggal natin. Okay, so. Hindi na natin kailangan ng mga panukat ng gusto. So, may masking tape na tayo dito. Ito na yung sukat natin. Okay. Ingatan nyo na lang to ay gumulong-gulong dito sa inyong paanan. Kaya kailangan ay nakapirme yan. Yung gagamitin nating epoxy na maganda. Pwede rin naman yung 5, kaya lang pagka ito ginamit nyo,
ay mabilis masira yung full screen natin. Lalo kapag malalaki. Kung maliliit lang, okay lang. Medyo may kamahalan nga lang. Ang kagandahan dito, pantay yung tip lang oh. Dahil sabay yung kanyang butas. So, ganun lang. Dire-diretso lang. Medyo nakuha nyo na yung arangkada niyan. So, second layer tayo. Papatong lang natin ulit yung pangalawang layer. So, kaya kailangan medyo permis. Tikin natin ito pangalawa. Sabay, putol. Then, lagyan lang. Hintayin natin itong matuyo. Minsan eh, kanya-kanya na tayong diskarte. Ang importante, nilagyan mo lang to ng rewind. Okay na. So, gamit naman ako ng rugby. Kasi ilalak ko siya dito. Ayan. So, yung iba ay gumagamit ng paper tape. Thank you.
Lilinisin natin yung pinaka air gap ng magnet, baka kasi merong nahulog na dumi. Para sigurado, lagyan ng masking tape. Baka kasi may mga dumikit sa pagitan ng magnet. Sa ganyan mo lang to, ilulusot mo naman dun sa magnet. Kusang didikit na yung dumi nun sa tape. Ayan. So, konti lang naman. Subukan na natin itong ilusot. So, patanggalin natin yung pinakapampadulas natin. At i-trim natin yung konti. Medyo may sobra dito. Kailangan yung voice coil ay hindi nakasayad sa magnet. Itataas nyo ng konti. Mararamdaman nyo naman pag ikinakabit o, kailangan naglalaro yung ating voice coil. Hindi pa siya eksakto. Kuha lang tayo ng panghinang at iikot natin dito sa side na to para lumambot pa yung ibang pandikit na hindi natanggal. Pag medyo lumalambot na, saka natin ilulusot yung voice coil at didikitan natin. Sabay ilulusot natin. Ayun. Lumusot na. So, i-align na lang natin 'to. At pag na-align na natin, walang sayad. So, lalagyan natin ng pinaka-spacer dito para hindi bumaba yung voice coil natin. So, hindi nakasentro yung wire natin. Igilid ko lang. Para pag naghinang tayo, hindi malayo yung voice coil natin. Okay, so, sentro ko muna. So, ito na yung pinaka ipit natin para hindi napababa yung voice coil. Sa plastic to na medyo matigas, pwede naman dalawa lang. Malaki itong isa. Tapos lalagyan natin doon ng pandikit. So, ordinary epoxy na lang ilalagay nyo. At huwag nyo nang ididiinan to. Pag sa voice coil, ito ang ginagamit ko. Pag sa ano naman, sa pagdikit lang para dumikit yung voice coil.
mabilis lang matuyo to kasi 5 minutes epoxy lang to. So, lalagyan natin doon sa gilid. Matuyo lang to. So, okay na naman. Okay, so tatanggalin na natin to. Walang kasayad-sayad. So, kakaskasin ko na tong gilid na to, yung magnetic wire. Ihinang natin dun sa pigtail. Dito lang siya ihinang, oh. Hinang dito. So, kaskasin ko lang. Hindi pwedeng ihinang yung magnetic wire nang hindi kinakaskas, hindi tatalab. Kaya kailangan kaskasin yung magnetic wire. Palabasin yung tanso. So, konting ingat lang, baka maputol. At yung naputol lang sagad, magre-rewind kayo ulit. So, titignan natin kung meron na itong cracking sounds. Ayun, meron na. So, para marinig nyo, ilalapit ko, ilalagay lang sa time is 1 at ikakrack ko lang ito dito. Okay, so buo na itong ating speaker. So, ang gagawin yung pinagdikitan, kailangan malagyan nyo ng epoxy kasi pag nagkaroon ng vibration, gagalaw-galaw yan. So, ang tendency ay mapuputol yung wire natin, duktungan dun sa pigtail. Kaya kailangan timplahan ulit natin ng epoxy. Pwede na dito ordinary na epoxy. Tapos, puputulan natin yung sobra na piece paper na ikinabit ko para pag nilagay yung takip ay saktong-sakto lang siya. Kasi baka tumama yung piece paper. So, yung pinaghinangan ko, saka yung pinaka-wire, lalagyan ko lang ng epoxy. Para sa vibration, hindi siya sumasabay kasi may tendency talagang maputol.
sa ayan, meron ng FOC. Sa babawasan na lang natin ito ngayon, puputulin ko dito. So, ingat lang kasi baka maputol niyo yung wire. So, uulit na naman ganyan. So, ayun na. Babalik natin yung cover. Ayan. Pwede ng rugby dito o kaya emerly glue. Yung puti. Para hindi nakikita kailang matagal matuyo yun. Pwede rin naman epoxy. Kaya lang mahal kasi ang epoxy. Mauubos yung mga gagamitin mo. Kung hindi naman nagmamadali, yung kulay puti na lang na pantikit. So, ayan. So, o-audiohan natin to. Kabitan ko ng amplifier. Ito yung wire. Ikawit ko lang to dito. Hindi na muna ako magpapatugtog. O-audiohan ko lang. Hindi kasi nakahanda yung ating Bluetooth. Saka pangalawa, ginagamit ko yung aking cellphone. So, i-audioan ko lang, i-on ko tong amplifier. May amplifier mo dito. Okay, nakatapos na naman tayo ng isang demonstration at sana nagkaroon kayo ng idea sa pag-rewind ko dito sa speaker na to. Muli po, maraming salamat sa inyong lahat. Mag-ingat po tayo lagi-lagi. Salamat po ulit. Like, share, comment, and subscribe to my channel. Pakipindot na rin po ang notification bell para lagi kayo updated. Thanks for watching!